Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood ng video reaction na ito? Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. Mga kaibigan, siguro panahon na para bulabugin natin ang mga grandstanding dyan sa Senado. Anyway, ibinoto naman natin sila para gumawa ng batas bilang mambabatas, mga kaibigan. Hindi natin sila ibinoto para mag-grandstanding. Hindi natin sila ibinoto para ipakita yung galit nila sa mga resource person at lalo hindi natin sila ibinoto para gumawa sila ng maling desisyon na hindi nila pinag-isipan na maapektuhan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mga OFW, mga kaibigan. At magiging malaking dagok ito sa ating gobyerno, mga kaibigan. At ito nga, si Attorney David Castillo na dating pinahiya nila dyan sa Senado, nagsalita na siya, mga kaibigan, 2 days ago. Kung inyong natatandaan, itong si Attorney David Castillo, hindi ito pinasalita dyan sa Senado. At nasaan na nga pala sa ngayon? Bakit tahimik itong si Rafi Tulfo at saka itong si Senator Villanueva na kung saan ang lalakas ng boses nila? Napahiyain itong isang abogadong ito na kung saan nagpapaliwanag siya kung ano yung totoong nangyari dito kay Jubilee Ranara. Mga kaibigan, napakinggan ba ng mga senador na ito, itong abogadong ito na si Attorney David Castillon, yung paliwanag niya? Hindi, kundi ano ang nangyari? Pinahiya siya, sinigawan siya, mga kaibigan. Lalong-lalo na itong si Rafi Tulfo at saka itong si Senator Villanueva. Ito si Senator Villanueva, mga kaibigan, bilib na bilib ako dito kasi matalino ito Pero dahil dito sa ginawa niya, dito sa isang abogado na inimbitahan nila bilang resource person at hindi siya mas man lang nag-isip sa mga sinabi niya dito sa taong ito, nawalan ako ng gana sa taong ito, mga kaibigan. Bilang mamamayang Pilipino, bilang ordinaryong tagamasid na OFW ako, nawalan ako ng gana nung ganon ang ginawa nila na hindi nila pinakinggan ang resource person which is Attorney David Castillon. That time, mga kaibigan, na inimbitahan dyan sa Senado. Pakinggan natin, mga kaibigan, kung ano yung paliwanag nito ni Attorney David Castillon kasi siya yung hands-on na yung trabaho niya sa mga OFW. Pakinggan natin. Ako ang number one opositor dyan sa immediate repatriation na yan. Dahil sabi ko noon pa, pag hindi itinigil ang konsepto ng immediate repatriation, ay magkakaroon ng problema na malaki ang sektor ng overseas Filipino workers dahil ito ang magbibigay ng lakas ng loob sa ating mga mapangabusong amo na sasabihin lamang, o kita mo ginahasa ko yung tao, within 15 days ang policy nila pauwiin yan. O kita mo binugbog ko, hindi ko sinahuran. Napakasaklap. Diba? Totoo yung kanyang sinasabi, mga kaibigan, yung immediate repatriation na 15 days lang, 10 days lang, kapag inabuso ng amo, pauuwiin ka agad dyan sa bansa natin. Diba, mga kaibigan, kailangan ng hustisya, kailangan ng mabigyan ng hustisya doon sa bansa kung saan nangyari yung pang-aabuso doon sa kababayan natin. Tama naman yung sinasabi ni Attorney David Castillon, mga kaibigan, na kung pauuwiin ka agad, magkakaroon nga naman ng marami pang pag-aabuso kasi nga maiisip ng mga tao doon na mapang-abuso ng mga amo na kahit pala abusuhin ko ito, pwede naman siyang pauuwiin naman siya kaagad. Within 10 days, 15 days, pauuwiin na yan. Yung pinauwi na yun, inabuso ko yun, nirape ko yun. Dapat ito, mga kaibigan, ng mga rason ng ganito na hands-on sa mga OFW, pinapakinggan ng mga mambabatas natin. Pero anong ginawa nung nagpapaliwanag ito dyan sa Senado? Walang nakinig. Kahit isa, na andun pa si Robin Padilla. Sino pa ba yung mga naandun? Lalong-lalo na itong si Villanueva, mga kaibigan, kung paano siya makasigaw. Wala man lang kumontra na isa, kahit isa na senador. Wala man lang nakahalata na malina yung mga pinagsasasabi ng dalawang ito ni Rafi Tulfo at saka ni Villanueva. Na grandstanding lamang yung kanilang ginagawa. Wala man lang nagsabi na, dapat pakinggan natin. Saglit muna. Pakinggan muna natin itong taong nagpapaliwanag. Tiho ba? Napangyayari sa ating overseas Filipino workers. Pero ang tanong, ano yan? Isisi natin sa bansang Kuwait? Kailangan masusing pag-aaral. Kasi alam mo, partner Paul, ang ban, medyo mabigat ito na usapin eh. Bakit? Pag nagkaroon ka ng ban para itong, halimbawa nagkaroon tayo ng isang kontrata, di ba nung tumasok tayo sa bilateral labor agreement, di ba talawa tayo nag-usap? Mutual at tayo ang nag-usap, syempre. Hindi naman po pwede na ako lang nagsalita, ako lang nagsulat doon, tapos meron tayong bilateral labor agreement. Ngayon, nung pagpasok natin sa bilateral labor agreement, dalawa tayo. Tapos ngayon, kung halimbawa, merong changes doon, merong problema. Abay, kung ano lang naisip ng Pilipinas, sabi na, upan nito, tapos na agad.
Sino ba ang nakaisip ng ganyan, mga kaibigan? Kaya nga may bilateral agreement, mga kaibigan. Dalawang bansa ang nag-uusap at nagkasundo sila. Tapos bigla na lang naisip ni Rafi Tulfo, kailangan ng total deployment ban. Kung ano yung gusto ni Rafi Tulfo, yun na yung gustong masunod, mga kaibigan. Inignore, binaypas yung bilateral agreement ng dalawang bansa, Kuwait at saka ng Pilipinas. Pinakialaman niya, mga kaibigan. Ano ang nangyari ngayon? Ibinigay sa kanya yung kagustuhan niya. Sino ang apektado? OFW. Kung sana, siguro, mga kaibigan, kung siguro pinakinggan, that time na nagpapaliwanag ito sa Atty. Castillon, dyan sa Senado nung inbitahan nila, no? Maaaring hindi mangyari ito. Kasi sigurado ako na magsasuggest ito kung ano yung mga posibleng mangyari kapag nagkaroon ng total deployment ban. Pero walang nakinig, mga kaibigan. Lahat gustong magmagaling. Lahat na nagpa-interview sa mainstream media, di ba? Lalong-lalo na ito si Rafi Tulfo. Ang ganda ng pagkakaharap niya sa mainstream media sa camera na dapat mag-sorry sila muna. Mag-sorry daw yung bansang Kuwait sa bansa natin. Naisip niyo ba kung ano din yung mga nagawang mali ng OFW, kung bakit nagkaganon? Yung kapwa natin Pilipino, hindi naman kasi sila perfect. Nakakagawa ang mga yan, minsan. Yung ilan, nakakagawa rin ng kapalpakan sa bansang pinuntahan nila, mga kaibigan. Kaya hindi natin pwedeng isisi ang lahat-lahat sa bansa na kung saan naandun yung nang abuso sa kapwa natin, OFW. Nakukuha niyo ba, mga kaibigan, yung gustong sabihin dito ni Atty. Castillon? Importanteng malaman ito at maintindihan ng ating mga mambabatas. Ano ang magiging kasagutan dito? Etong pinahiya ninyo, Villanueva at saka Tulfo, dyan sa Senado. Ngayon nagsalita na, ano yung kanyang magiging kasagutan sa kanya? Ito dapat yung pinakinggan ninyo. Dahil siya yung hands-on sa mga OFW, alam niya kung ano yung mga posibleng mangyari. At syempre alam niya kung ano yung mga ginagawa ng mga kapwa natin OFW. Ito ang epekto ng ban. Alam niyo po bakit? Laan dito kasi ang mga players natin. Merong foreign agency, merong employer, at merong PRA. At ito, masakit ito na katotohanan. Bilyon po ang pera na pinag-uusapan dito sa pagban. Bakit? Alam mo ang Kuwaiti, napakadaling kausap. Paano yan? Pakitaan mo lamang ng passport at yan ay fit to work. Magpapadala ng malaking pera yan para dun sa tao, para makaalis. Napakaraming foreign agencies ang nagbigay ng cash advances. Nagbigay na malalaking pera sa mga recruitment agency. Ngayon, ang laki ng amount na involved. At merong mga kontrata yon. O saan ka na ba nakakita na basta mo lamang lapastanganin yung mga kontrata na yan, eh hindi mo pa nga na-identify itong mga kontrata na ito, mga maayos ito magiging employer. Basta nung may nangyari na isang problema, ang isisihin mo, recruitment agency, isisihin mo agad yung mahilig kasi tayong magsisi eh. Pero ang tanong, ano na ba ang nagawa natin simula nung nagsisihan tayo? Yan. Diba? Ang laking sampal ng tanong na ito. Ano na ba ang nagawa natin? Ano na ba ang nagawa ninyo? Simula nung sinisi ninyo ng sinisi at nagsisihan kayo dyan. Nag-grandstanding kayo. Diba? Ano na ang nagawa ninyo, Rafi Tulfo? Simula nung sinisi ninyo, pinahiya ninyo ang abogadong ito na dapat pinakinggan nyo sana. Totoo yung kanyang sinasabi na malaking pera ang involved dito. Bilyon. Dahil ayon nga sa kanya, ang mga Kuwaiti, mabilis magbitaw ng pera. Pakitaan mo lamang ng may passport, fit to work ito, magtitiwala na doon sa mga recruitment agency. Hindi nyo man lang naisip na marami din tayong mga kababayan dyan sa Kuwait na maayos naman yung kanilang mga amo. Di ba? Paano kayo nakakasiguro sa mga desisyon ninyo na hindi ninyo pinag-isipan katulad niya ngayon? Ibinigay na yung ng Kuwaiti government, yung kagustuhan ni Rafi Tulfo. Kasi oo nga naman, ilagay ninyo yung sarili ninyo. Halimbawa tayo yung mga naandyan, tayo yung mga Kuwaiti. Tapos may mga dayuhan tayo.
Diba mga kaibigan, hindi nyo man lang naisip yan. Basta maisip nyo lang, ipapakita ninyo yung galit para mapansin kayo ng mga tao na magaling kayo. Ayan, magaling kayo. Napansin na tayo. Ibinigay na sa atin yung gusto natin, gusto ni Rocky Tulfo, na total deployment ban ang bansang Kuwait. Sino ang apektado mga kaibigan? Siyempre yung mga kaawa-awa na mga OFW na sabi nga merong nangutang, makalis lang. Paano na yung pamilya nila? Imagine 47,000 na mga OFW ang apektado, mga kaibigan. Napakadami. Paano na yung pamilya nila? Kung sila lang ang inaasahan. Siyempre, bago pa yan mga nakaalis, may mga iba dyan nakautang na. Paano pa nila mababayaran yung kanilang mga utang? Kung hindi na sila makakaalis, madali lang nasabihin ang daming mga nagsasabi dyan, edi pumunta, ang dami naman na bansa, edi lumipat sila sa ibang bansa. Madali lang sabihin yan. Dahil wala kayo sa sitwasyon ng mga aplikante. Wala kayo sa sitwasyon ng mga OFW. Paglakad pa lang ng mga papers, medicals, lahat yan gastos. Ang dali ninyong mag-comment, ang dali ninyong magsabi na ay lumipat na lang kayo sa ibang bansa. Hindi ho ganun yan kadali. Meron na ba tayong magandang batas na nagawa para talagang protektahan yung ating mga overseas Filipino workers? So, hindi lang problema. So, ibig sabihin yung binabanggit ho ninyo halimbawa na... Oh. Rafi Tulfo, meron ka na ho ba na magandang batas? Tanong lang naman eh, kasi tanong ito ni Attorney David Castillon. Meron ka na bang magandang batas na nagawa para maprotektahan ang ating mga OFW? Simula nung nagsisihan kayo dyan sa Senado, nung inimpitahan ninyo itong taong ito. Meron na ho ba? Wala. At hanggang ngayon nga. Dapat sa ngayon, ngayon ka nag-iingay. Rafi Tulfo, Villanueva, bakit wala kayong imik ngayon? Hinahanap kayo ng mga tao. Yung mga taong bilib na bilib sa inyo, bakit wala kayong comment ngayon? Wala man lang na nagpapapress con tungkol dito. Happy na kayo na naibigay na yung kagustuhan ninyo? O nahihiya kayo sa maling desisyon ninyo? Dahil nakikita nyo na yung mga umiiyak na OFW na naandun na sa airport dahil magpa-flight na sana sila papuntang Kuwait para magtrabaho. At ang mga remittance nila ay malaking tulong sa bansa natin. Mas nakakatulong yung remittance ng naming mga OFW kaysa sa mga pag-grandstanding ninyo dyan sa Senado. Nasaan na? Nasaan na kayo? Magsalita naman kayo. Ito nga yung malaking katanungan ni Attorney David Castillon simula nung nagsisihan kayo. Meron na ba kayong magandang batas na naipatupad para protektahan ang ating OFW? Around the world? O hanggang ngayon, wala. Nag-iisip kayo, naghahanap kayo kung sino ang masisisi. Tahimik muna. Palipasin ang ilang araw, saka magsasalita. Ni hindi man lang humingi ng paumanhin sa mga desisyon na mali. It's a billion pesos na investment ng mga foreign agencies natin doon sa mga local agencies natin dito sa Pilipinas. Ano yan? Pwedeng bawiin yan nila? Hindi nila mababawi yan. Bakit? Ito ay kagagawa ng... Diba? Malaking kaguluhan. Yung billions na na-invest ng mga katulad ng nandyan sa Kuwait. Dyan sa employment, mga employment agencies. Siyempre, hindi na nila mababawi yun mga kaibigan kasi nga yung mga employment agencies, ginastos na rin nila yun. Doon sa kontrata, sa medical, sa pag-alakad ng mga kontrata na yan. Siyempre, yun ang magiging rason ng mga employment agencies. Wala na kaming maibabalik sa inyo dahil nagastos na, nagpa-medical na. Yung mga tao, yung mga employees na dapat ay pupunta sana, na na-hire ninyo. Diba ang laki ng kaguluhang ito?
ating gobyerno. Kasi bakit? Siyempre, sasabihin ni foreign agency, alam mo, nagpadala ko sa'yo ng 500,000 sa isa lang, o may 1 million, o kung ilang tao pinag-usapan nila. So, sasabihin ni foreign agency, o, akin na yung pera, ibalik mo na lang sa akin, kasi hindi mo naman na-deploy yung tao. Eh, bakit mo hindi ibabalik yung pera? Sasabihin naman ng Philippine Recruitment Agency, bakit mo ibabalik ang pera sa'yo? Eh, nagkaroon naman ng tao, ginastos ko yung pera mo, nag-hire ako ng tao, nagpa-medical ako, na kung ano-ano proseso, binayaran ko lahat. Ano ang kasalanan ko? Sino may kasalanan? Ba't di siya nakalays? Ba't nawala ang pera ng mga kwente? Philippine government, bakit pinigla po ang pag-ban ng mga ating household service workers na malaki ang epekto talaga niyan? Kasi paano ka nakakasigurado na ang pag-ban mo, lahat ng tao na paalisin mo, pupunta sa mga demonyo nga mo? Hindi naman eh, kasi maaaring iba dyan ay mga mababait naman na mapupuntahan. Kasi hindi lang iba, mas karamihan ay mababait, mga kaibigan. Bakit papatuloy na pumupunta dyan sa COVID kung karamihan ay mga demonyo yung mga amo? Ibig sabihin, dahil patuloy nga yung pagpunta. Meron nga akong kakilala, mga kaibigan, halos 20 taon na, 2 dekada na dyan sa COVID. Maganda naman yung amo niya. Marami na siyang mga napundar dyan sa Pilipinas. Hindi lahat ng amo ay demonyo, mga kaibigan. Kasi kung mas marami ang demonyong amo, bakit kailangan pang pabalik-balik ang mga Pilipino dyan sa Kuwait? Ibig sabihin, mas marami yung mapuputing tao. Parang mga Pinoy din yan, mga kaibigan. Kayo kasi, ang tingin ninyo, at merong naabuso, sa bansa ba natin, walang na, mga Pinoy na nangaabuso sa kapwa mga Pinoy? Tao din yan, mga kaibigan. Parang Pinoy din yan. Nakakagawa yung iba, ilan sa mga Pinoy na kababayan natin, nakakagawa din ng hindi maganda sa kapwa-tao. Iyo ba? Kasi talaga ma-identify na sa unang tingin lang, halimbawa, nakaupo ka lang dyan, nagkape ka, tapos nag-isip-isip ka, kasi nalaman mo, merong patayan na nangyari, merong binugbog, merong inaasa. So ngayon, ikaw, mag-iisip ka ng solusyon at dapat ito, deployment plan ito. So hindi ka na nag-iisip, hindi ka na nagkaroon ng discussion doon sa talaga ano ba ang magiging economic impact nito. Yung contractual obligations, yung legal implications, ang dami-dami mong unang-una, merong mga negosyo, ang recruitment agency, Kuwait lang ang inaasahan. Hindi, ayaw nila sa Saudi, ayaw na sila sa ibang lugar. Pag nagkaroon ng deployment plan, stop ang operation mo kasi wala ka nide-deploy. Maapektuhan yung mga empleyado mo. Pagdating naman doon, ganun din. Yung mga foreign agency, stop din. At magkakaroon din ng problema, yung kanilang mga empleyado. Iyan ang hindi naisip ni Raffy Tulfo, mga kaibigan. Basta kung ano lang yung pumasok sa isip niya, dapat na total deployment ban ito, na bansang ito. Yun na. Hindi niya naisip yung mga kung ano yung mga posibleng mangyari. Hindi niya naisip yung mga employment agencies, yung mga Kuwaiti na nagbitaw na ng malaking pera para sa mga kailangan nilang tao na pupunta doon sa bansa nila. Hindi niya naisip. Nang isang Raffy Tulfo, basta ang gusto niya lang, magkaroon ng ban. Yun lang. Unang-una dito, mga kaibigan, na maapektuhan yung mga OFW, yung kababayan natin. Yung pamilya nila. Isa pang katanungan dito, kaya mo ba, Raffy Tulfo, bago ka sana magdesisyon ng ganyan, nakaredy ka, nakapag-naban, yung mga kababayan natin, ng mga OFW, ready ka, nabigyan sila ng trabaho. Kaya mo ba silang bigyan ng trabaho ngayon? Ilan ba yung hindi naka-alis simula nung na-stop? Ilang araw na ang nakakaraan? 4. Ilang tao na OFW ang hindi naka-alis? Sila lahat kaya mo bang bigyan ng trabaho? Kasi kaya nga sila magtatrabaho dahil hindi sila mayaman katulad mo. Maghahanap sila ng pera para masustentuhan yung kanilang pamilya, yung kanilang mga anak na nag-aaral, yung kanilang mga magulang na may sakit, yung kanilang mga kapatid na pinag-aaral din nila. Kaya mo bang mabigyan sila ng trabaho? Kung magkano yung kikitain nila dyan sa bansang Kuwait, kaya mo bang maibigay sa mga taong ito na hindi na natuloy na makapunta sa Kuwait? Dapat ready ka kasi nagdesisyon ka ng ganito. Ito yung pinaka main reason kung bakit sumama ang loob ng Kuwaiti government para ayaw umayaw na sila sa mga OFW na pumunta doon sa bansa nila. Kahit pa anong trabaho yan, maging household o maging skilled worker.
Hindi ito napag-isipan. At bakit tahimik ngayon ang isang Rapi Tulfo na magaling manigaw, magaling mamahiya dyan sa Senado? Katulad nitong ginawa nila kay Atty. Castillon, mga kaibigan, kung paano ito pinahiya. Hindi pinakinggan yung kanyang paliwanag. Nasaan na sila ngayon? Bakit ang tahimik nila? Employer, yung pera, sanga-sanga po kasi ang problema. Kasi ito, dekada na itong ginagawa. Tama yung word. Alam mo, nagkakaroon ng problema kasi minsan wala nang Tama yung word, mga kaibigan, ni Atty. Castillon. Sanga-sanga. Sanga-sanga yung problema sa isang desisyon ni Rapi Tulfo na i-total deployment ban ang bansang Kuwait. Isang desisyon na mali. Yung problemang pagkadami-dami dahil sanga-sanga. Yung problema na yan. Mga kaibigan. Sir, halimbawa, in 5 days, kailangan i-stop na natin, or in 15 days, meron pa nga pangyayari before, in the past, na talagang pagka gustong i-stop agad, ala, sige, kahit merong mga uisi, kahit merong mga kompletong papeles, may mga kontrata, may mga napirma na, basta pag sinabing deployment ban agad. Medyo mahirap yun kasi sasabahan doon po, halimbawa, kakontrata kita, para ka lang nagpapagawa, halimbawa, ito ng building, ano. Halimbawa, ikaw, may kumpanya ka, marami kang tao, tapos ako ang gagawa ng building, 50 story. Tapos ang gagawin ko, oh, kapartner na Paul, paggagawa kita ng building, supply, okay, nung nagagawa, eh hindi nagkaintindihan yung tao ko, tsaka yung tao ko, eh pinatay mo ngayon yung tao ko. Eh so anong gagawin? I-stop ko agad yung pagpapatay ng building nang dahil hindi nagkaintindihan ng mga tao natin, pinatay mo yung tawang ko. Ano, hindi ko na itutuloy, wala man lang abiso, wala namang upuan, i-stop na agad. Hindi kasi ganyan, kasi alam ko, hindi tayo marsyalo na akala ko didiktahan mo ang isang gobyerno, sabi mo, oh, tumigil kayo yan. Itignan mo ito, ay napakalaking sampal ito kahihiyan sa atin. Tayo dapat ang magkaroon. Tama, nakakahiya ang desisyon na ito, mga kaibigan. Kaya nga may kontrata. May bilateral agreement ang both sides. Yung bansa natin at saka yung bansang Kuwait. Tapos biglang i-entry itong si Rapi Tulfo, total deployment ban ang gusto ko. Diba? Na-bypass yung usapan ng gobyerno sa gobyerno. Merong basta na lang hangin na pumunta, tapos na-stop lahat. Sanga-sanga yung problema na idinulot nito. Tapos ngayon, tatahimik na lang. Ay tapos yung mga tulfonatics naman, tuwang-tuwa pa. O dapat talaga ma-stop yung pagpapunta dun sa Kuwait na yan. Mag-isip naman tayo, mga kaibigan. Hindi yung basta-basta na lamang. Yung mga tulfonatics dyan, natutuwa pa kayo, tapos sasabihin ninyo, ay pumunta na lang kayo, lumipat kayo sa ibang bansa. Madaling sabihin, mga kaibigan, kasi hindi kayo yung nasa sitwasyon ng mga OFW na naantala yung kanilang pagtrabaho at pagpunta dyan sa bansang Kuwait. Deployment ban. O tayo nagsisigaw ng deployment ban. O yan ang tawag natin ay be careful for what you wish for. Medyo mabigat-bigat yan. Subscribe to SNL. Ayan, mga kaibigan. Paano sasagutin ni Rapi Tulfo ito? Ng mga katanungan ng isang pinahiya niya dyan sa Senado at saka ni Villanueva, mga kaibigan. Simula nung nagsisihan kayo dyan sa Senado, meron na ba kayong nagawang batas? Magandang batas daw para maprotektahan ang mga OFW. Yan ang katanungan ni Attorney David Castillon na pinahiya ninyo sa Senado. Paano ninyo sasagutin yan, Rapi Tulfo at saka si Villanueva? Paano?